Ako pala ang DRRM at saka si Dr. Marquez. Sige po. At Dr. Marquez, kayo po ang man of the hour. Magandang umaga po sa inyo at kayo po ay nare-recognize na namin. Nagsamunin. Maraming salamat po. Bigyan nyo nga po kami ng feedback po ano yung status natin ngayon at please po. Magandang umaga po sa inyo na ang atin pong karating status po ngayon ay meron po tayong 102 na PUM. Ano kan po ba yung sabihin ng PUM? Ang PUM po ay person under monitoring. Ito po yung walang sintomas, pero ito po ay yung halimbawa po galing pa sa Manila. Residing, working, or studying Metro Manila. Ibig sabihin, ang risk po natin doon, ang Metro Manila po ay under community quarantine. May local transmission na po tayo. Kaya po kung ito ay pumapasok po doon, nahuli ka po namin, ina-advise po namin yon 14 days quarantine or home quarantine. Nasa bahay lamang po yun. Kung sakali mo, nagkameron po ng sintomas, nagkameron ako po, si Pon, na parang trangkaso, sila po ay nilalagay po natin sa person under investigation. Kung sakali mo pinakailangan, medyo lumalala po yung person under investigation, ito po ay dahil kakulang po ng testing kit. Ang nag-test po nito ay ang provincial health office. Pinapadala po namin yung pasyente or yung team ng provincial health office na pumupunta po sa bahay po ng PUI natin. Kung sakali po na positive yun pong pasyente, ito po ay pinukuha ng provincial health office sa PNC po. Ano po? Kung sakali naman kung negative, itutuloy pa rin po yung quarantine for the day. Yun po yun. At meron po tayong isang PUI. PUI po, nakunan na po ng sample itong PUI na to. Inintay na lamang po natin yung result. It's either today, natural result, or tomorrow. At bawat araw po ay pwede po madagdagan o mabawasan po yung ating pong datos. Meron po, Sir, Doc, ilang araw na po yung PUI natin? Ang PUI po natin ay nakunan po ito noong last week. Inintay na po natin ang result kasi po, yung pong result ito ay magagaling po sa RITN. Ngayon po, kahapon, nag-start po yung checkpoint natin. Kasi po, bawat araw po ay nanadagdagan. Depende po doon sa status ng mga kalapit na bayan. Halimbawa po, doon po kasi sa definition po ng Department of Health kung paano mag-conduct ng community quarantine. Sinasabi po doon, kung halimbawa ang isang probinsya ay may dalawang bayan na nagpositibo, sila po ay pwede mag-subject sa community quarantine. Kapag ang isang bayan ay nagkameroon ng dalawang barangay na positibo, yung bayan na po yun ay isa-subject po yun sa quarantine. Sa isang barangay, nagkameroon po ng dalawang patients ng COVID confirmed. Ito po isang subject sa quarantine. Madaling salita po, nauna po yung Metro Manila. Kasi ilang, may din sa dalawang TC po ang department sa kanya. Kaya po, sinita siya province. Kaya buong Metro Manila, subject po ng community quarantine. Ngayon po, ang Batangas at ang Rizal ay nadeklarer po yung kaso po nila. Dalawang bayan po sa kanila ang nagpositibo, kung kaya po isinama po natin siya sa lahat bukod sa nagaling sa Metro Manila na doon nagtrabaho, doon nag-aral, doon nag-resident siya doon. Ibig sabihin ay talagang nagkaroon siya, dumayo lang siya dito, halimbawa para mag-vacation, siya po itasabit natin sa quarantine. Bakit doon ganun ang ating treatment? Dahil kung sakaling ikaw ay doon nag-aaral, hindi mo naiiwasan na ikaw pumunta doon sa mga public places. Ano po? Kasi may places po sa isang lungsod sa Manila
na hindi naman po siya nag-mahiling magkala, kumain lamang, nahawa na. May case naman, nagpunta lang doon sa isang lugar na asalan, nagkaroon na ng transmission. Kaya ganoon din po ang treatment natin para mapangalagaan po yung komunidad ng Tayabas. Kaya po, dito po naman po sa atin, paano po halimbawa, doon pumunta po ako sa Maynila. Ang tanong, paano ako pumunta ng Maynila? Dala ko yung sakit ko, pero diretso po ako doon sa bahay. Diretso po ako doon sa bahay. Hindi po ako pumunta doon sa public places. Ibig sabihin, nakita po natin, wala pong risk na napakita kasi wala kang nakasama, wala mo ma. Kasi ang sinasabi po, ang COVID-19, ang transmission po natin ay through droplets. Droplets, silang siglaway. Kung sakali, dumuha si Dr. Marquez, nakalagay doon sa sasakyan, pero si Dok ay pumunta sa Quezon City na maraming kaso. Ano, particular doon sa Quezon City ay pumunta siya. Nanood siya ng sini, o kumain doon sa ganito, or pumunta ng salwan, kumain din. Si Dr. Marquez po ay mag-undergo ng quarantine. Si Consenso Meno pumunta doon sa Manila, pero dinito siya doon sa bahay niya. Pagkatapos sumakay na rin ng sakyan, bumalik na ng Tayabas. Si Consenso Meno po ay hindi mag-undergo ng quarantine. Ano po? Kaya kinakailangan, nagpupo tayo ng mga BHERT, yung Barangay Health Emergency Response Team. Yan po mga pangalan ng checkpoint na nakukuha sa checkpoint. Ito po ay kinoconsolidate at ipinababa po sa bawat BHERT, sa bawat barangay. Kapag katulad na napagit ko, kung ikaw po ay galing sa mga lugar na yon, ikaw po ay mag-aalit ko ng quarantine. Bukod pa po doon sa mga tao na nagkamaroon po ng contact mismo doon sa mga pasyente. Ano po? Yun po yan. Dahil, kaya kung nag-ganito po tayo, alam po natin na kung mapuputol po ang paglipat ng sakit, kung mapuputol po natin yung transmission, itong virus po ito ay buksang mamamatay. Or, ang masakit ay kasama siya mamamatay ng kanyang boss. Yun po yun. Yun po yun. Kaya nag-ganito po tayo ng quarantine. Kaya ako po'y lagi pong nakikumusap sa ating mga kababayan, mga ating mga barangay. Hindi po natin ito ginagawa dahil para gipitin naman po ang tao. Ginagawa po natin ito para maputol po ang paglipat po ng sakit sa bawat buhay na tao. Ano po? Dahil kung ito po ay mapipigilan ng paglipat, matatapos po yung problema natin dito sa COVID-19. Kaya hinihiling ko po yung pakikisa ng lahat. Sa mortality po ba ito, sino po ba ang amongst the age bracket ang pinakamabilis maapektuhan nito? Para po masabi natin, celebrity, sino yung mga age bracket na mas prioridad na mag-ingat at hindi lumabas sa bahay? Ang una pong tinatamaan, na ang una pong sa transmission po lahat po pwede, kailangan po mas nagiging maluha kung ikaw ay may babang sakit. Halimbawa, ikaw po ay may hika, may asma ka. Pag tinamaan ka ng corona, mas mag-chance mo na mapasama doon sa census ng mortality. Halimbawa, ikaw po ay walang ibang sakit, pero ikaw ay nasa elderly. Yung mga dual citizen po natin, mga senior citizen, mas masili po ang chance na ikaw po ay mapasama doon sa mortality. Kaya po, ako po rupuli ay natin kiusap. Ingatan po natin yung mga kababayan natin sa Tayabas. Yung po mga walang halimbawa, may case na halimbawa sa kabilang bayan, may case na. Kung wala naman ibang gagawin, mag-stay ka na lang dito sa Tayabas. Ano po? Kung ikaw mag-grocery din lang, huwag ka na mag-grocery kung ano sa Lucena, mag-grocery naman dito tayo sa Tayabas. Ganun po ang gagawin po natin. Ako, sabi na ako uminom dito sa total ng Lucena, ay siguro dito na sa Tayabas. Yung parang maiwasan po natin yung contact. At atin po, ina-advise din, inaapoy din po natin yung pag-titipon-tipon ng mga tao. Ano po? Kasi hindi po natin alam kung sino po yung nakapasalamuhan natin doon. At doon sa mga individual, meron po tayong mga precautionary measures po doon na una, lagi maghuhugas ng kamay. Kung wala naman po maghuhugas ng tubig, katulad po ngayon, wala tubig, wala po sabon, pwede po yung 70% alcohol. Kung wala naman po alcohol at wala na rin kami mabisa ng alcohol,
pwede rin po yung low resolution, ano, yung pang pang ginagamit sa paglalabas, copy page. So, ganyan po yun. Pero, yun po, nakamit po isang brand po yun eh. Type of low resolution po siya, this 5% type of low resolution, i-mix po natin yun doon sa tubig. Kung pamugas lang ng kamay, ay pwede na po yung siyang na parte ng tubig, isang parte, ay yung hypochloritolution. Yun po yun. Kung kami naman po ay maglilinis ng pan-disinfect natin, medyo tinatapangan namin, ginagawa po namin na walong parte ng tubig at dalawang parte po noong hypochloritolution. At yun po ay air-dry. Hindi pinupunas. Kaya mapapansin niyo sa baba, medyo basa ng konti, yun po ay solution, hypochlorite solution. At ito po ang pinag-usapan na lahat po ng public places ay gagawin po natin. Sino po ang nais magtanong sa inyo, Sir Roller? Thank you, Sir Roller. Magandang umaga, Boss Raquel. Ay, magandang umaga po. Tumutuwa po ano yung mga bagay na yung order of business na kaon na kasalagsahan ng information award. Ito ang hindi ko alam na napaka-importante itong Luis Rego. Mayroon pa ko at kanina siya ang pagbigay sa nalita. Dito kayo ay napaka-inero ko sa social media ng ilan natin kalupayan and try to accuse the LGU. Ano ba ang napangalan ng Tayala? So, really, pulling natin na goal. Ngayon po, nandito ka, Dr. Marquez, at alam naman natin tayo ba, na ikaw ang pinakapinuro ng Departamento Lokal ng Pangalusura, ng Tayabas. Can you tell that Tayabas, Dr. Marquez, na ano nga ba ang ginawa na ng lokal na pamahalaan ng Tayabas, particular ang Departamento ng Alusura, simula sa unang araw ng pag-action ninyo in the advent of COVID-19. Maraming salamat po. Simula po lang po na nagsisimula po yung issue ng COVID-19. Hindi po nagla-lockdown ang Metro Manila. Hindi pa rin po nagkakaroon ng cases ang Pilipinas. Ay nagsimula na po tayo na magpakalat ng impormasyon, edukasyon para sa ating po mga kababayan sa bawat barangay po. Ang gumagawa po nito ay yung tinatawag po natin mga nurses na galing sa Department of Health. Sila po ang katuwa ng ating mga midwives sa barangay. At itong mga ito ay nakatalaga sa bawat barangay station na pumupunta po sa ating bawat barangay. Sila po ay nagsasabi sa akin na time na accomplishment report alas araw-araw at ito ay kinukonsulit naman po ng aking Health Information Promotion Officer na si Ms. Bandinari. Doon po umiksig ngayon po kumikting ang ating mga kapon, dumadami mga kapon. At nag-i-encourage po tayo ng informasyon. Pero inuulit ko po, yun po informasyon at informasyon na binibigay po natin sa naabot po natin. Hindi po ito magiging matagumpay kung mismo po yung tao ay hindi mo nagpa-participate. Tayo po ay nag-i-share ng advisory na ika-apat. Ngayon, kasi nalagtag nga po yung Pangangas at Laguna. Pero iisa po ang sinasabi. Iisa po ang sinasabi. Sa individuals po, pinadala po natin yung advisory ng province at sa Department of Health. Sinasabi palagi po natin mag-practice po ng regular at proper hand washing o paggamit po ng hand sanitizer na may 70% na alcohol. Ito po yun. Ikalo po ay i-observe po yung cupping etiquette, yung pong paggamit ng singit ng dito, yung pong pasin. Kung ikaw po ay uubo, hindi ito paglaki na ito ng kamay, nagkamit. Avoid touching face. Iwasan po natin hawakan ng mukha, lalo na kung hindi tayo nag-alcohol o hindi tayo muna nagbugas sa kanyang kamay. Magsuot ng surgical mask o anumang mask na converted dahil po lang po ang surgical mask natin. Kung ikaw ay may uubo, o may tipon. At doon sa mga health workers ay na marami na nakakatanong po ay ina-advise na rin po namin na magsuot na rin po ng surgical mask na tulad po ng ginagawa ko po ngayon. At manatili po sa bahay kung ikaw ay nararamdam ng trangkaso
lagnat. Ano po? I-practice po natin yung social distances o isang metro ang pag-inan sa bawat tao. Yun po yung sa individual na nauna. At ang katulad po ay huwag lumura kung saan saan. Ika-apat, kung halimbawa ikaw ay nagbiyahe galing sa ibang bansa, siyempre dumaan po ito sa airport. Ngayon po ano? Ngayon po sinasabi natin kahit sa ibang bansa na, kasi marami na pong bansa, hindi naman ano kung sino meron, sino mangulawala, halos lahat po ay meron. Basta dumaan po doon sa airport, nagaling sa ibang bansa, pinapag-undergo po natin ng home quarantine o self-quarantine na 14 days. Natagtag po ngayon ang Metro Manila. Kasama na rin po ang Metro Manila. May kayo nanggaling sa Metro Manila, kayo nag-aral, nagtrabaho, o nakatira mismo sa Metro Manila, sige na tayo lang dito para magbakasyon sa Tayabas, mag-undergo ka po ng 14 days quarantine. Dahil sila ay itindara na na sila po ay may community quarantine na po sila. At nadagdagan po yung kaso ng Batangas at saka po ng Rizal Province. Kung kaya isinama na rin po natin, kung ikaw ay galing ng Batangas City, ikaw ay pumunta sa mga public places doon, mas malaki ang chance na na-meet mo yung may infection sa kanila. Kaya mag-undergo din po sila ng 14 days quarantine. Ang tanong, Dok, paano nyo malalaman na ako ay galing sa Batangas? Una, hindi mo namin kayo malalaman na galing sa Batangas dahil hindi ko naman alam ang itinerary ng bawat tao. Kaya po, binabanggit ko, kinakailangan po natin ang pakikita ng bawat isa. Alam mo kung ano yung risk mo. Alam mo kung saan ka galing kagabi. Alam mo kung saan ka galing kahapon. Ano? Kung kaya po, hinihingi ko nga po, ulit-ulit po sinasabi, walang programa ang gobyerno kung hindi magpa-participate o makikisa ang bawat tao. Sa barangay, nagtayo na tayo ng barangay health emergency response team. Ang miyembro po dito, ang namumuno po dito ay isang barangay kapitan, ang miyembro po ay barangay talon, barangay health workers, at ang midwife po natin na naka-assign sa kanilang barangay. Dahil tayo po ay may 16 na barangay station cluster po ng bawat barangay. Halimbawa po, Kalumpang. Ang sapo po ng beaches Kalumpang ay Kalumpang at Sibanga. Yun pong barangay health emergency response team, ito po yung nagmo-monitor ng ating PUM, yung person under monitoring, na nabanggit ko kanina kung bakit siya nilomonitor. Ano po? Sila po yun. May pagkakataon, under PUM na, lumalabas pa at nakikilang lumilo sa ibang tao. May pagkakataon, galing na sa ibang bansa, ginakusap na namin na huwag munang makiharbilo sa ibang tao, kami pa ang pinagagalitan. Nagagalit pa. Ang sabi po namin, pinapaliwanag po namin, tayo po ay mag-isa. Kesa sabihin pa namin na halimbawa na ikaw, ibigyan namin ang stigma, halimbawa, example, halimbawa, si Concial Romero, siya ay galing sa ibang bansa, dumaan sa NAIA, na alam naman natin kung congested ngayon ang NAIA, tapos ikaw ay may business, ikaw ay nagtitinda. Dapat, alam mo sa sarili mo kung saan ka galing. Ikaw na mismo ang dumistansya. I-practice natin yung sa advisory natin na social distance po natin. Na at least ay 1 meter. Kasi ikaw po ay dapat hindi nalabas ng bahay. Dahil ikaw po ay dapat nag-uong quarantine. Di ko ba? Hindi ka naman kukulungin ng pulis doon sa jail pagka hindi lupag. Ang pinapakiusap po namin, makiisa naman po. Lalo na alam naman po natin na kayo ay kumasyal doon sa lugar na magpalaki ang tiyansa na kayo ay nakakuha nitong COVID virus. Inuulit ko, hindi po ibig sabihin na kayo ay nagpa-quarantine ay sinasabi na namin na kayo ay may sakit na o kayo nagdadala na. Ito po ay preventive measures. Precautionary measures po ito para nga po hindi malipat ang virus na ito sa bawat tao.
pag hindi po natin, inulit ko, pag hindi po ito nailipat, itong virus na ito ay pusan mamamatay, pusan mawawala. Pero, kung patuloy na ang tao ay matigas ang ulo, matatalo po tayo ng virus na ito. Kaya kinakailangan po, kung may malasakit ka sa sarili mo, kung may malasakit ka sa kapwa mo, kung may malasakit ka sa bayan mo, ikaw na po mismo ang nakakaalam kung saan ka pumasyal at saan ka galing. Ikaw na po ang mag-a-advise ng home quarantine na 14 days. Yun po yun. At kami naman po ay narito para ibigay po yung monitoring form, ano ba bandahin mo. At ito po ay kasama po natin yung BHERT, yung Barangay Health Emergency Response Team, na ito po ang namumuno ay isang barangay kapitan. At dahil sa barangay, kahit bakit ginawa ito, ito po yung DHC, dahil alam po ng barangay kung sino po yung mga tao na nandoon. Pero ang makarik nga po, hindi po lahat ng ating kababayan ay nakikisa. Minsan may matitigas po ang ulo. At sa banda muli po, ito po ay i-report namin sa pulis. Pag talaga hindi mapakausapan, sasama po namin yung pulis. At dahil ba po yung proclamation na po ang ating pangulo, kaya malaman po, ito po ay dapat po ay tayo ay nakikisa para matigil na po itong paglipat. Dahil pag hindi natapos itong COVID na ito, patuloy pa rin babagsak po ang ating ekonomiya. Konting sakripisyo, konting panahon para matapos ang transmission itong virus na ito. Yun lang po. Meron pa ko pang pasikala ng Eskwadra? Maraming salamat po, Vice Mayor. Una po ay napakasalamat po ako, kami, kay Dr. Marquez, pagkat napakalinaw po ng mga sinabi niya tungkol po din sa COVID-19, kung paano po tayo ay natin ito maiwasan. At nawa po ay naanunig ng ating mga kababayan dito sa ating lungsod ng Tayabas ang lahat po ng kanya sinabi. Katulad na lang po ng kanina umaga bago pumunta dito sa session ay ang exact point po ng ating dito sa barangay sa lupa ay meron po talagang nag-inspection at nag-itinis sa kamang ating mga kapulisan. Ako po yung isa sa natanong kanina at mukhang hindi po marapagalan ng pulis ang tanong agad saan po kayo pupunta. Sabi ko po ako yung session. Bakit po? Ay ako po yung pagsihal. Pinagpakilala agad sapagkat marami kong nakapila eh baka pumalit ako dito eh di sabi na po saka po nagaling sa barangay Isabang po Isabang Tayabas po ba o di kaya na agad siyempre po sa Tayabas eh di yun dapat na po ako ang akin na po mga nasa sa isip sana nga po yung lahat ng dadaan ay magsasabi naman ng katotohanan at pag sinabi dito na sila nagaling lampas naman dito sa atin ang mga checkpoint. Yun po ang isa natin panawagan. Magsasana po na po ang mga dalampas at papasok po dito sa atin dito sa Tayabas. At sana po ang muna natin na gawin. Sa napakalawak na po ng virus na ito, ay tayo ay muna ay manalangin. Manalangin sa Panginoong Diyos. Sundin natin yung kalinisan. At ang tatlo ay sumunod po sa mga bisyo ng ating lokal na sila. Nilamang po ang dalaga. Maraming salamat po kasi ang po sa kagay. Thank you po, Mr. President. Sir, gusto ko lang po marinig sa ating City Health Officer tungkol po doon sa task force ng City Emergency Response Team. Meron po bang kasapatan ang inyong mga sasakyan para sa responde na nagurinig nyo sa entire jurisdiction ng ating City ng Tayabas para po sa pakipag-ugnayan namin na ibawa sa GSO kung kailangan ng mga sasakyan sa narinig ng operation. Magandang umaga po, Consiliere. Yun pong sasakyan, kung sanagi po na magkakaroon po tayo ng COVID patient, magkapag-ugnayan po sa akin sa Tayabas Community Hospital. Kasi dapat po, yun po ang ambulance na ginagamit ng ordinaryong pasyente ay hindi po ginagamit noong pasyente ng COVID positive. Nakipag-ugnayan po sa Tayabas Community Hospital. Kung kaya po ang regulation po kami, may isa pong gagamitin po tayo. Ito po yung sasakyan na sa DWD na nasa VRRM. Yun po yun.
Yun po ang gagamitin po natin. At sana naman po ay wala po tayong maipakay doon. Ikaw po, yun po mga sasakyan po natin na ambulansya, kung hindi po siya emergency at lulos ng Maynila at para lang po pa-check-up, pinakasyan po muna natin. Kasi baka po doon pa sila magkasakit sa Maynila kasi ang dami po na kung visit po ngayon sa Maynila, iniwala na po natin na pumunta doon sa mga lugar na may pangali. Ano po? Yun po yun. Pero, yung mga pasyente na kinakailangan ng ibalik sa Mayabas na nasa Maynila, ito po ay ating kinukuha pa rin. Provided, yun pong ating driver ay hindi na po magbabali sa sakyan. By telepono na lamang po sa, kasi hindi tayo nakakasigurado kung yung pasyente na yun at saka yung pasyente na yun ay hindi nagdadala ng virus. At pagbalik nila sa Mayabas, yun po, pasyente at saka po yung bantay na nagtagabot sa ospital, sila po ay mag-undergo pa rin po ng parehas na quarantine, home quarantine. At ito po ang minomonitor ng ating barangay health emergency response team. Pero kinakailangan pa rin ang pakikisa ng mga tao. Kasi nga po, doon sa checkpoint na nakita ni Luciana, totoo yun. Kahit po ako, ay ako yung nagpapakuipila doon eh, kuipila. At nagpipila po nung papel. Ano po? Nakita din po natin doon, hindi lamang po yung parang po yung nahuli. Pati po yung simpleng violation ng traffic. Ngayon, minsan, walang lisensya. Nakukuha pa rin po natin doon. Sa madali po sa yun po mga data na papel na ibigay doon sa checkpoint, yun po ay kinukuha ng tanggapan ng legal office. At ito po ay pinoconsolidate at ipapasa sa bawat barangay para po naman sa monitoring. Halimbawa, pumasok sa Kalupang, galing ng Metro Manila, doon nagtrabaho, magpapasok na dito dahil doon daw ay malalas sarado, hindi na makapalag po siya. Pagbaba po dito, yun po ay home quarantine, 14 days. Ay may tanong, doon ay paano kung gusto na bumalik sa Maynila? Wala namang bawal bumalik sa Maynila. Pwede po sila bumalik sa Maynila. Ang problema kung sila tatanggapin ng Maynila. Nasabi ng Maynila, kung nagtatrabaho po sila doon, hahanapan po sila ng ID. Ano po? Sige po. Untuk ganito pong gawain ay may kaibat na pondo para po sa iba pong mga pangangailangan. Nasa atin po ba ang plano para sa hinihiling ng mga kababayan natin to provide or distribute the health office to provide or distribute mask, face mask or alcohol or even medical assistance ng ating health office. Meron po ba tayo sa ating city health emergency response teams na ganitong mga plano o pangailangan? Opo. Dahil nga po ito pong pagkakataong ito ay hindi inaasahan. Hindi po ito nakasama sa ating regular na budget. Kung kaya po tayo po ay humiling sa ating pong partner namin sa NPRRM na kung maaari i-align namin yung nakuna namin budget doon sa aming 70%. Dahil hindi po pwede nakunin ang budget doon sa quick response team dahil hindi ba naman tayo calamity. Health emergency is hindi pa po calamity. Pero kinakailangan mo responde. Kung kaya po kami naglaan na nasa 5 million sa DRRM fund na nag-resort po ang function doon, yun po yung isa po doon yung magagamit po na una ng ating personnel, yung ating paggalaw, paggamit po ng pagbili po ng mga alcohol, yun po ay counting at yun po ay hindi sasapat kung lahat ay bibigyan mo ang bawat tao dito sa kaya. Ano po? Kung kaya nga po, lagi ito kong sinasabi, para hindi dumami yung kaso natin, hindi naman nagtagal niya siyo yung mga nakikiusap muli ako sa aking mga kababayan at embasin. Kung wala ka naman kung ikaw po ay talagang POA o person under monitoring, manatili po kayo sa bahay, i-practice po yung individual advisory namin para hindi na po
kung sakaling ito ay meron dalalalan sakit, ay hindi na maikagat sa ating mga kabarangay o sa ating mga kababayan. At doon naman sa mga tao na hindi under ng quarantine, kung wala din naman po yung gagawin sa labas ng bahay, huwag na po kayong magpakalat-kalat para hindi sa inyo maipipad. Dahil hindi naman po lahat ng tao ay nakikita doon sa ating mga gawain. May mga tao po kasi na may sigat po talaga ang ulo at may mga tao din po talaga na hindi nagsasabi ng totoo. Yun po ang ating iniwanan dahil itong mga pasaway, ito po yung mismo ang problema ng ating bayan. Follow-up question pa rin po. Dahil po yung binubuhan ng response team ay ang iba't ibang ahensya at iba't ibang departamento. Mayroon pa po nasabi kapag ng DRR at pangod na DRR at 70% ay magkakaroon ng realignment. Dito po sa part ng DTI para maalagaan yung ating mga drug or pharmacies na sana yung sila magkaroon ng hoarding o para magpataas ng presyo at maging available kung talagang naman may stock ng kanilang tindahan ay makonect din po siguro. Gayun din po agad eh, para din po sa treasury sa mga eskwela at gayun din po sa PNP support para sa implementasyon ng kung ano mga i-enforce na part ng City Health Emergency Response Team na trabaho o para po sa related action ng COVID-19. Patuloy po dahil yun po ating pakipag-ugnayan po sa inquiry agency. Patuloy po kanina ay may palibago po ulit. Ako lamang po ay natin sa meeting. Iwan ko lang po muna din yung aking surveillance officer. At dahil nagkasabay po yung ating schedule, ay pagkatapos po ng isang request ng mga polis na sinisabi ko po ng post-mortem, ay ako po nagpaalam sa admin office na ako'y atin po muna dito. Ito po ay patuloy na ating ginagawa sa pangunan po siyempre po ng inquiry para po kung sakin po yung iba't ibang ahensya at iba't ibang grupo para nga po sa ganitong dahilanan may iwasan po natin tumagana itong sakit na COVID. Salamat po, Dok. Dok, tanong lang po namin, ano po yung kasi ng post-mortem? Yung pong post-mortem ay siya po ay halip si B.I.D. Suicide. Okay, salamat po sa pag-iinaw. Consul Rodrigo? Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Nais ko lang pong i-share kung anong nakapost dito sa social media. Baka po may masagutan ang ating Dr. Marquez. Wala po. This was 2 hours ago, posted by Ms. Imelda Manahog in Telegram and Facebook. Bakit walang tehogan yung nasa checkpoint sa Kalumpang? Yun ang importante. Wala bang pagpili ng tehabas? Ang laki ng bayad po sa tax. Okay. Una mo, yun pong thermal gas na kagaya na po ito sa budget natin na bibigin. Ikalawa, meron po kami dating ginagamit na thermal gas. Ito po yung no-contact na thermometer na ginagamit kaso ngayon po ay hira na kasi magagalan po namin na video. Nakit po ang practice na sa mga parabed center. Meron po ang sagot natin, naintindihan po natin, ito po din ang paliwanag ko. Kapag po ikaw ay nasa checkpoint, hinit ka po ng thermal gas, ang mga sasabi lamang nun is either normal na temperature mo o body temperature mo o ikaw po ay mataas na temperatura. Di po ba? Hindi po lahat ng mataas ng lagnat ay may COVID. At hindi rin po lahat ng walang lagnat ay walang COVID. Tama po. At kung nakali na hit ka, may lagnat ka, ikaw po ba ipapawabay namin sa sakyan at ipapaiwanan ka namin at dadali ka namin sa ospital? Hindi. Iniiwasan nga po natin dito ang mga maraming masyadong kontak. So kaya, ano ba yung purpose ng checkpoint? Para alam po ng ating kababayan, ano ang purpose ng checkpoint?
Ang purpose po ng checkpoint ay para malaman po natin kung saan ka galing, kung ito ay undergo namin ng kung quarantine ng 14 days. Yan po yun. Yun lang po ang purpose nun. At ito po, kaya po iniibig sa pangalan, ito po ay tututukan yung monitor sa bawat barangay. Yan po yun. Maganda, maganda po ito ay may saramagan. Maganda po yun. Pero, ang purpose lamang po doon ay hindi pigilan yung sakit kung hindi malaman lamang kung matatanggal lang po o wala. At sinasabi po natin, dahil ngayon po ay local transmission, may lagnat ka at wala. May lagnat ka at wala. Galing ka sa lugar na may local transmission, ikaw ay mag-a-undergo ng 14 days quarantine. Kaya po yun po yung sagot natin. Salamat po. Ang gusto ko lang pumalaman ay sa Diabubang, wala tayong isa na thermal thermometer. Opo. Wala po tayong isa para gamitin po doon sa checkpoint. Meron po tayo ay ginagamit po sa health facilities po natin. Pero hindi na po sapat eh. Kami po ay nabili pa rin. Ngayon, mag-procure po tayo para nga po sa kayong gawain. Pero inuulit ko po, meron ka man pong thermal gun, ano, dapat alam po natin ano yung purpose. Ano po yung purpose? May lagnat ka po at wala. Pag ikaw po ay galing doon sa ulit ko sa may lumang transmission, ikaw po ay mag-a-answer ko po tayo ng 14 day quarantine. Yun po yun. Ikalwa, kung ikaw naman po ay walang, ikaw ay may lagnat at hindi ka naman po galing doon sa mga may lumang transmission, may advisory po rin tayo na ikaw dapat ay hindi na nakikihalubilo sa iba't ibang tao dahil ikaw po ay may lagnat. Ano man po ang dahilan nito? Kung ikaw po ay may sipon lamang, kung ikaw ay may COVID, o kung ano man dahilan kung bakit ka nilalagnat, kung ikaw man ay may fixa, kaya ka nilalagnat, ay hindi po tinatanong po. Hindi po tayo nag-check up sa gitna ng pila ng checkpoint. Ano po? At kaya nga po sa attention natin, inaamoy natin yung crowding. Ano po? At ina-advise po din natin yung social distance. Kung kaya po, mapapansin po ninyo, yung mga sine-checkpoint po sa mga checkpoint, hindi po sila bumababa na sasakyan. Iniabot lamang po yung papel, kasama po yung pulpit, kung wala po sila nasakyan, ipipila po ang pangalan. Pagkapila po, wala po yung investigasyon na ginagawa. Ang una lang, ang unang tanong lang para mabili pa, irandam din po yun. Tanong, Hernando Marquez, may ID po kayo? Eh, siyempre, driver ka, tama, may driver license ka, no? Ayaw po, ito po. Ay, ito po, Fernando Marquez. Okay po, kasama sa kayo, walang ID. Hindi rin pinapatagal yun. Yung po driver, nakakilap sa driver, kasi magkakasama naman po kayo sa bahay. Yung po yun, pati hindi naman po lahat sa may tao. Yung po yung randomly, sinetek. Bakit? Kasi nga po, yung ulit ko, yun po, pangalan na ito, ay ito ibabato natin sa barangay. At ang barangay ang mag-monitor sa mga taong ito. Dahil kung ito ay tao na galing sa mga lugar na may local transmission, dapat po sila voluntarily ay mag-home quarantine o self-quarantine. Para nga po maiwasan po natin, may lagnat o wala. Kaya kung hindi ganun ka-importansya, yun po ang ating thermal gun. Kasi po, ang purpose lang ito ay malaman kung ikaw may lagnat. At alam naman natin, kaya ako ba tinatawag tayong incubation period, may pagkos ka na, hindi ka pa nagmamanifest na lagnat. Pero may nalatala ka na. Di po ba? Kaya po, basta ikaw ay galing sa lugar na may local transmission, o ikaw ay kumain doon sa lugar may ganun sa lugar, ikaw po ay magsasubject voluntarily. Kaya ako nakikusa, mga kababayan, voluntarily po ito. 14 days po quarantine para hindi na po lumaganap ang sakit. Nakikusa po ako. Hindi ko po kayo 24 hours na kaya kung ba't kaya. Maraming salamat, Dr. Marquez. Ikalwa pa ay maaaring ito ay napagkita ni Dr. Sergio Romero sa kanyang pagkita na ng kapagina. Ay kung election nga daw ngayon ay may dito yung alcohol at face mask pa. Wala na po akong mabilhan ng alcohol at face mask. Batid ko, nakapaloob ito doon sa budget na
inumiling eh, na malilagay. Saan po tayo pwede makakakuha kaya ng alcohol at face mask? Kasi talaga pong wala nang mabilhan. Actually, sir, yan din ang isang problema namin. Problema ng isa, problema din po namin. Wala din ang talaga kami mabilhan. Ano po? Kaya nga po, ina-advise po, kung sakali pong walang alcohol, 70% alcohol, tubig at sabon, ugas ng kamay. Kung wala pong sabon, at ano, yung pong kitip na po tayo ng hypochlorite solution. Hypochlorite solution, yung bleaching agent, yun po yung ating ititigla para po sa substitute po sa 70% alcohol. Pero the best pa rin po, the best pa rin po ay hand washing. Ano, hand washing, proper hand washing. Doc Marquez, kanina po ay ako ay nag-appain ng privilege hour. At tatlo po measure ang aming binanggit na aking nasasaksihan ng mga ginagawa ng ibang mga lokal na pamahalaan. May mga lokal na pamahalaan na nag-community quarantine, may mga lokal na pamahalaan na nagdeklara ng curfew hours, may mga lokal na pamahalaan as preventive measure. And since that COVID-19 is already pandemic, and we could not ascertain as to how Tayabas in particular will be affected, others, LGUs, far from NCR, have already declared a state of calamity for us to be able to utilize those funds. Sa inyong pong pagtataya, at kanina nga po ako yung hubilig na baka pwede magkakaroon ng executive legislative session. Lahat ng matatid na sabi ng panusod, together with the Lawmanship Executive, admin, and concerned the department head. Sa tingin niyo po ba, sa inyo po ang personal na pagtataya, yung sa tatlong sinabi ng medyo, alin po sa tingin niyo ang nangyak na pwede nating isang alat upang mabitigil at in one way or another makatulong upang hindi lumala ang paglaganap ng corona at ang COVID-19 dito sa lungsod ng Tayabas. Maraming salamat po. Una, ang COVID-19 po ay muli po na ilipat ko itong through droplet or tinangsik lawa. Ngayon, ang pinakamadali po natin gawin, kung ikaw ay galing sa lugar na may local transmission, ikaw po ay mag-quarantine for 10 days para hindi na maipipatid sa kanila. Sa panahon ng kawalan, sa katulad ng ganito, marami pong bansa na mas mayaman po sa atin, ngunit hindi yung natitigilan ng pera o dami ng alcohol. Kung ikaw naman po ang mga tao ang pinakikita, ang virus ay palipag-lipad lang, tuloy-tuloy po yan. Kaya po inuulit ko, ang pagsubo po dito, mabuti ang may pera. Pero kinakailangan po talaga dito ay yung dedikasyon o participasyon ng taong bayan nito para hindi na ito mailipat sa ibabot isa. Yun po ang pagdiklara ng calamity. Una, may definition po ang kalamidad. Ano po ang kalamidad? Ang kalamidad. May definition po yun. May criteria po yan. Kapag po hindi natin na-meet yung mga criteria doon sa pagdideklara ng kalamidad, tayo po ay magkakaproblema post-COVID sa COVA. Ngayon, sinasabi, tayo po ay nasa public health emergency. Emergency pa lang po ngayon. Ano? Pero, kung tayo ay hindi na makagampan, hindi na natin magawa yung ating mga ginagawa, mga ating mga gawain, bagsak, sarado na ang ating mga establishment, halos hindi na gumagalaw ang ating mga ahensya, tayo po ay naroon na testing ng kalamidad. At yun po, meron po mga criteria doon. Ano, wala po ako doon sa katayuan po para magsabi kung tayo po ay naroon ng state of calamity. Kasi may mga requirements po na dapat ma-accomplish natin para masabi na tayo ay state of calamity. Pero ngayon, tayo po ay nasa state of emergency. At itong emergency nga po nito, ang isa pong pinakamabilis
na pwede natin gawin ay ito pong ginagawa natin ngayon. Magtayo po ay magkakanda ng 14 days quarantine, particular doon sa mga tao na nanggaling sa mga lugar na may local transmission. Mga tao na nag-alaga ng COVID-19. Mga tao na nakatalamuha o nakatama yung may COVID-19. Sila po ay magkakandak ng voluntarily home quarantine na 14 na araw. At kung sakali may instances na ikaw ay nag-attend ng isang pagtitipon at huli mo na nalaman na doon sa pagtitipon pa lang yun ay ikaw ay may nakasalamuha na konfirmado kaso ng COVID-19, kung ikaw naman po ay walang simptomas, kasama ka po ng quarantine, pero natapos po yung period na 14 days at walang simptomas, okay. Pero kung halimbawa, ikasapong araw, naglabas ka ng mga simptomas, upo, sipon, ikaw po ay sento ng quarantine na another 14 days. I-start po kayo na maglabas ng simptomas. Yun po yung aking ano. Dahil sa kakulangan po ng ating testing kit. Pero ideally, dapat, kung ikaw nakasama doon, naglabas ka ng simptomas, dapat po yun ay natitest na po kagad para nakikita kung ikaw ay may nagdadala ng sakit. Dahil nga po, walang testing kit para maiwasan yung paglipat, ipo-14 days quarantine na lamang po tayo. Yun po ang mga aksyon na dapat kong gawin natin dahil kahit magpabalibaligtas po tayo ay kung wala naman talaga testing kit ay naman kung gagawin natin. Anong gagawin mo? E di mag-quarantine na lang tayo 14 days para hindi mailipat. Thank you, Dr. Marquez. Meron po ako talaga pang measures na pwede gawin ng sandunang pagdiksos. Ito po yung nakatulad ng ginawa ng ibang lugar, ang pag-deventra ng curfew at ang as a proactive measure and as authority in health. Do you think we will now also declare Tayabas under community quarantine? And would declaration of curfew in one way or another help us prevent the widespread of COVID-19? Meron pong itinabas na ang Department of Health. Natulad po na nabanggit ko kanina, kung paano po magdeklara ka ng community quarantine. Una, magdeklara ka po ng community quarantine kung ikaw ay bayan, may dalawang bayan, kung ikaw yung sud, may dalawang barangay na mayroong positibong kaso ng COVID-19. Yun po ang criteria. Kaya po ang Metro Manila, inuulit ko, kaya po siya nagdeklara ng community quarantine dahil may dalawang city siya, at least 2 cities, na merong kaso ng COVID-19 confirmed. Yun po, kung papasok po, huwag naman po sana. Kung sakali, magkameron po tayo ng positibong kaso sa Itabang, tapos nagkameron tayo ng positibong kaso sa Kalumpang, or Parale, tayo po ay magdideklara ng community quarantine. Dahil wala pa namang kaso sa Tayabas sa ngayon. Sa ngayon po ay wala pong ilihitimong kaso ang Tayabas. Mayroon pong kaso ay sa kalapit na bayan. Doon, tagaroon yun, ang sabi, kung nagkameron, ay nag-quarantine nga lamang ay doon sa bahay ng kapatid na nakatira ay sa Tayabas. Kaya nadamay po yung Tayabas doon. Pero, ibig sabihin, dahil siya ay quarantine, hindi siya lumabas ng bahay. Lumipat naman po siya ng bahay dahil ayaw nang mahawa yung kanyang kasamang matanda doon sa kanyang bahay, doon sa isang bayan. Kaya lumipat siya doon sa bahay nila, ng kapatid, na siya lamang yung naro. Okay, dahil nga po, quarantine yun, naroon lang doon sa bahay na. At okay. Ito naman po yung walking doon sa isang hospital sa Metro Manila ng kapatid. So, mawalagalan po muli at sa kalaman po natin kasi inulit ko, wala pa rito sa Tayabas. Wala pa po sa Tayabas. Pero ang person under monitoring ay 102. Opo, 102. At yun pong isang under investigation, yung kinuha na po ng sample,
ay isa. Isa lang. Isa pa lang. Salamat po. Sarayan po, sarayan, sarayan. Salamat po. At tapos yan. Madadagdagan po yung ating PUN kasi kinukonsultate po namin yung mga nag-galit sa Maynila po. Yung nag-galit sa Maynila, may simptomas o tuwalay po yung under the person under monitoring. Nadagdagan po kasi nagbiklara po nung nag-galit po yung kaso ng Rizal Prabi at saka po ng Batangas. Kaya po yung mga galit doon, madadagdagan po under monitoring din po yan. Pero tapos si Consiel Parolino, si Consiel Mercy. Magandang hari na po. At ang tanong ko lang po ay sabi ko ba nagkaroon po ng lockdown ang Manila? Ngayon po, lumalabas po sa Facebook, sa social media, na ang kayamit po siyempre ay kamang tulungan sa Odisipan na sir. So, namumunitan po kaya yung mga, kasama mo ba yung mga kalbasan na nag-uwig po sa atin sa Tayabas? Dahil yung galing po sila ng Manila, so nag-uwi po sila. So, ang tanong ko lang po, kasama po ba sila doon sa PU ay natin o PUS? Okay. Katulad po na nabanggit ko, yun po mga tao, residing, working, studying, ibig sabihin, kanto't they're working yun. Kung siya po ay galing sa Metro Manila, siya po dapat ay kasama sa 14 days quarantine. Kapag siya ay nagkaroon symptomas during the quarantine, siya po ay may isama sa person under investigation. Kapag siya ay disamit at ay positive, siya ay makakasama doon sa person na confirmed age. Ibig sabihin, madaling salita, kanposer ka, nagkakantos ka sa Manila, ang Manila may yung transmission, kasama po sila sa community quarantine. Kaya nga po ako yung hihihing, katulad na pinapagin ko sa kanila. Hindi naman po natin alam kung saan sila nagkalbas. Sila mismo ang may alam kung saan sila nagaling. Ano po? Sila mismo ang mag-report o sasabi na okay, yung pamagalan sila na ay si Pedro po, ay yan po yung asawa po, ay yan po yung galing sa ano, Manila, doon po yung nagkakalbas. Yan po, bibigyan po natin ng monitoring form. Ano, bibigyan sila ng monitoring form ng BHERT ng barangay. At kung sakali, huwag naman sana madagdagan ng simptomas parang tinatrangkado o influenza-like symptoms, ito po ay may report natin matatag po na sila mapupunta sa PUI. At sila po ay pag-video may comorbidity sa kundal ko ha, senior citizen. O kaya naman kahit basa ay meron siyang hika o diabetes o may ibang sakit pa, ito po ay priority para may sabit po ng ating provincial health office sa surveillance. Yung kanina po inaaramdaman. Okay po. Isa pa po yung tungkol po dun sa case namin sa Sanglian. Nagalang po kami ng PCR at February 27. Ngayon po, late na po namin na malaman na meron po palang case ng COVID counselor. Nagalang po namin sa counselor sa Redondor. Ngayon po ay siya ay napatay na. So, alam ko po si Pansyala Prince at saka po si Pansyala Paula ay di naka-self-quarantine niya po ngayon. So, ngayon po ay si ako po ay kasama din doon. So, hindi pa ako nakapag-quarantine, ako yung nandito lang, pero nandito lang po ako ng pagkatapos. Ngayon, late lang po namin nalaman ko na meron palang case na nangyari doon sa aming PCR na namatay na counselor. So, kung ang incubation period po dito is 14 days. So, tapos na po. Ay, how about ako po? Ay, wala po naman akong naramdaman or any symptoms na... Okay. Katulad po na naman dito kanina. Uli po natin nalaman na yung pay pala. Hindi nga ako sinasabi natin. Hindi natin lang nakakatanong mo natin. Ika 11th day, namatay yung isang kasama sa isang convention. Ika-11 day. 14 day po yung quarantine dapat po natin. Wala ka naman pong sintomas. Good. Pero may mga kasama po tayo na nagkaroon ng anumang sintomas kung sakali. Kasi bawal po akong mag-ganoon ng mga informasyon na pangalan po. Kung sakali may nakasama pong na yung sintomas, yung mga may isip-tipo mo, kung isip-tipo, ito po yung extend ko yung quarantine.
in-exit ko po yung quarantine doon. Another 14 day quarantine, starting nung sila po ay naglabas ng sintomas. Halimbawa po, ikaw 14 day, naglabas ng sintomas. Ikaw 14 day, another 14 day. Hindi po yun. At kung sakaling ikaw may comorbidities, halimbawa matanda o kaya may pamasakit, yun po ay pinapa-test mo sa surveillance po ng PHO. At ito yung kinama po yung may testing. Dahil po po lang hindi po lahat matitest, dahil po lang po talaga, pinapriority po ngayon kung sino po yung tinitest. Hindi po, nasagot po ba? Maraming salamat po, Doc. At bago po tayo gumawi sa DRRM, ay si Consel Romero ay mayroon pang katanungan siya. So pagkatapos po nung kay Consel Romero sa DRRM na po tayo pupunta. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Counselor. Actually, pag hindi na po kasi sa akin, ko lang po sabihin na I think we have heard enough from our Dr. Marquez. Nakatawa po at we were not just informed but we were educated by Dr. Marquez. At isa lang naman po pinakakain ko bilang isa na tulad ni people at kaya pasto na hindi po totoo ang kinakusunan ng ilan natin sa babae na wala daw pong ginagawa ang lokal na pamahalaan. In the presence of Dr. Marquez today, nalaman po natin lahat ano ba ang nagawa na ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Pulong Luzon at sa pamamagitan ng department ng ating lokal na pamahalaan. Ngunit naman, isa po sa ating officer ay narin po rito ang ating pong DRRMO, ating pong DRRM officer, at kagaya po nung nasabi natin kanina, nasabi ko kanina na ang ilan nating kababayan na hindi naman natin pabisi dahil sa itong inis na pangangailangan, kasi hindi kang ito ka-government of Tayaras is being assessed na kung tayo tayo ginagawa o wala, ay sa pumamagitan ng isang alcohol, ng isang sabon, at ng isang face mask. We just want to hear from the DRRMO, ano kaya ang masasabi nila dito? After all, DRRMO is part, and a vital part, of the local government of Ayala. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Doc. Okay. Doc? Huwag po muna kayo umalis ha. Kung may kasabihin ka po, bago po tawagin ng DRRM personnel. Sasagutin ko lang po yung time. Sige po, please. Regarding po doon sa sabon, may COVID-19 o wala, dapat talaga po ang bawat bahay ay may labot. May COVID-19 o wala. Ngayon po, may COVID-19 o wala, dapat po tayo ay laging naguhugas ng sabon. Yun pong alcohol ay substitute lamang po yung alcohol. Alam niyo po, sa totoo lamang, yun pong kahit kami sa opisina, ang alcohol po namin ay limitado na. Bakit? Wala po kami mabili eh. Wala na po mabili. Wala po mabili ng problema namin ay hindi naman po anong isod ng Tayabas ang gumagawa ng alcohol. Sa panahon po ng kawalan, ano ang pwedeng gawin natin? Sabi siya, ano ang ginagawa ninyo at tanong din natin? Ano ang ginagawa mo bilang mamaya ng tao kung ikaw man ay walang pambigay ng alcohol, kung ikaw man ay walang sabon, ay dapat naman ay huwag ka na mag-alagala kung magdagdag pa sa problema ng bayan. Kasi alam po natin, itong virus na to, napubuhay ko ito, ay sa tao. Nalilipat din po ito ng tao sa tao. Kung kaya po, kahit po malaki o meron po tayong budget na pabili ng alcohol, kung wala naman po tayong mabili ng alcohol po ngayon, wala po tayong magagawa kasi hindi nga po natin, hindi po tayo ang gumagawa ng alcohol. Ngayon, tayo naman po sa bawat bahay ay meron sabon. Meron din naman tayong tubig. Kaya pa paano? Kaya po panalindalihin po natin ang paghuhugas ng ating kamay sa panahon ng walang kawalan. Ano? Eh wala po yun, magagawa po natin. Ang matama, meron kami,
Kami ang gumagawa ng alcohol, hindi namin ibinibigay. Eh kami nga ako mismo, wala ko kami mabili ng alcohol. Wala pa rin kami mabili ng PPE na ginagamit ko sa kari ng magkabilang kami ng kaso. Ano po? Yun po yun. Kaya nga po ang sinasabi po natin, magtulungan po tayo. Ang pinakamadali, po nating gawin, huwag po tayong pagala-gala para hindi tayo malipatan ng sakit. Yun lang po ang hinihiling natin. Walang ibang gagastusin. Huwag ka magpagala-gala. At kung sakali ikaw naman ay galing sa galaan, doon sa mga lugar na may local transmission, ay mag-quarantine ka na huwag ka na magpagala-gala. Para yun naman COVID-19 na nasa iyong sarili, ay hindi mo na maipipat doon sa ibang tao. Yun lamang po ang hinihiling po natin. Kasi, magtatalo-talo po. Eh, walang binibigay na alcohol, eh, wala na akong mabiliin. Kahit sila pumunta doon sa bilihan, wala akong silang mabiliin. Kasi nga po, yung alcohol, hindi naman po tayo magkumagawa. At dahil din, doon sa ibang tao, na ang kailangan ay isang bote lamang, ay bumili naman ng 100 bote. Kaya yung iba, ano, wala na. Kasi, kaya po inuulit ko, importante po palagi ang pakikipagtulungan ng bawat isa ng taong bayan. Inuulit ko, wala akong programa tayo dito sa gobyerno kung hindi mo makikisa ang bawat tao. Ang hinihiling ko lang kung makikisa nila ay yung magpagpagalat-galat, huwag magpagalat-galat. Kung sakaling sila ay nasasaad na dapat sila ay under monitor, ay under home quarantine, sana naman po, sumunod po kayo. Ito po ay para sa ating lahat. Dahil pag nagtagal po, itong problema natin, pare-parehan po babagsak ang ipinamayan natin. Ikaw man po ay nasa negosyo, ikaw man po ay magagawa, ikaw man po ay walang trabaho, pare-parehan po tayo babagsak dito. Kaya kinakailangan po natin ang pakikisa ng maliit na tao at ng malalaking tao. Iyon po ang pinapag-usap po sa ating mga kababayan. Hindi kinakailangan maghanap po tayo kung saan nagkamali ang ating kapwa. Pagkos, yung pong nakikita niyo pagkakamali ng inyong kapwa, sana ay maging tama mismo sa inyong sarili. Gawin po natin yung para sa ating bayan, gawin po natin yung para sa ating pamilya, gawin po natin ito para mismo sa ating sarili. Ang kalaban po natin dito ay yung COVID virus. Hindi po tayo dapat na maglaban-laban dito. Magtulungan po tayo. Inuulit ko, walang programa na magtatagumpay ng gobyerno kung hindi po makikisa ang taong bayan. Yun naman po ang pinakusap po. Kung walang ginagawa, walang namang inaayos, kayo po ay huwag magpagalagala. Kung kayo ay dapat i-monitor, sumunod po kayo. Huwag na po kung kanikayin po ba kayo nakikipag-usap, nakikilo-hilo, at baka po lalo dumami ang kaso. Muli po, marami po salamat. Salamat po, Dr. Marquez. Bigyan nyo nga po kaming konting panahon pa bago kayo umalis. Ngayon po, tinatawagan na natin si Engineer Ranyoso para sa bahagi ng DRRM. At hindi po mga konser na gusto magtanong, Konser Rodrigo, pwede po kayo magtanong kayo na yung nagpo si Engineer Ranyoso. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Importante lang yung ito. Hindi po ba kumakalat na balita sa DNA, Dr. Marquez, na lang ba ito, ay pwede na sa Rodrigo mga disinfectant. Importante lang po ito, with all due respect kay Mr. Presiding Officer at kay Dr. Marquez at kay sa ating DRRM. Pwede po kayang pakisagot kung ito nga po ba nagpanok ay maging isang alternatibo mga disinfectant. Yan pong ating lampanok ay hindi po sa kayo para disinfectant. Yung pong lampanok po natin ay hindi po ginawa na pang-disinfectant. At sinasabi mo, ang pag-disinfect po natin ay 70% alcohol. Ang hunting pong lampanok ay wala pa pong 70%. Kaya ibig sabihin, kulang ang lakas. Hindi po siya pwede pang-disinfect. Pero may tinatawag po tayong batik? Yung batik? Ano sa batik? Parang inong yata yung mas mataas ang alcohol content na pwede pang ma-flash. Ang usapin po dito ay disinfectant. Dapat po ito ay 70% ethylene alcohol. At ang ating pong lambanog ay hindi po sa ethylene alcohol.
Maraming salamat po, Dr. Marquez, and I'm giving away first a question for the RRF. So, with all due respect, kay Vice Mayor, kay Consadino. Thank you.